po nung January 19 sa Wanted sa radyo at meron pong YouTube title. Yung part 1 po, Sima Naglahong Parang Magic, at yung pinakalatest sa YouTube ni Idol Rafi, ang pinakalatest sa kaso ng Sima na Naglahong Parang Magic. So nangyari po yung insidente po nito noong October 6, 2020 sa Dumaguete. Yung pinakalas dito sa request po nung kamag-anak, yung kapatid, if I still remember, na kung pwede i-hire natin yung serbisyo ng isang psychic. At na-schedule nga natin yung psychic na pumunta doon sa site para gumawa ng remote reading. And then yung mga kinaukulan, full force na para hanapin talagang itong nawawalang seaman doon sa hindi pa masyado acquainted dito sa kasong ito. Pinagdududahan po ng mga netizen na baka may kinalaman yung misis ni Siman. Kasi nung na-interview natin, walang ka-emosyon-emosyon. Parang hindi siya natataranta, Okay. Hindi siya nagagalit, hindi umiiyak, parang wala lang. Whereas yung kapatid, yun talaga masigasig, umiiyak, galit, makikita mo stress na stress, ang taas ng stress level ng kapatid habang kinakausap natin. Doon tayo talaga bumilib maging mga netizen. Now, ano nang pinakalatest sa kaso? May dagdag ko pa, hinamo natin sa lie detector test yung misis at yung mga bayaw nitong Siman. Nung una pumayag, last minute umatras. Si Yeda ngayon ay nasa Capiz. Yeda! Yes po, Idol. Magandang araw po sa atin. Anong pinakalatest dyan sa Capiz? Idol, ito nga po, sinabahan po natin mismo yung ating pong complaint natin si Sir Nelmar. Pumunta po tayo sa lahat ng otoridad, lahat ng maaari nating lapitan para makahingi ng tulong patungkol po dito sa kaso niya. Idol, kabilang po dyan, unang-una ang mayor po ng Dumalag. Andiyan din po ating NDRRMO, full force po lahat, Idol, kasama ang NBI, ang Coast Guard, ang PNP Dumalag, pati yung mga mobile patrol mismo po ng ating provincial director sa Capiz, Idol. Okay, so anong pinakalates? Anong nangyari? Anong sabi ni Jake Costura? Meron ba siyang nakita? Po. Meron siyang na remote read? Yes po, Idol, pinuntahan po natin yung mismo pong area. Dahil marami po kasing nakikita daw ni Miss Jay na kanyang nararamdaman, kanyang readings. Pumunta po tayo doon, nilatag niya po yung kanyang mga card. Idol, kumahapansin po natin, nakunan po natin at ng ating camera ito, na yung mga cards po ay isa lang yung lumalabas. Ang nababasa niya po doon ay kumahanap ng hustisya itong tao. At isa pa pong malinaw doon, travel and distance daw po, Idol. So nilayo po yung tao sa lugar, Idol. Wala doon sa lugar na kung saan siya nawala. Parang ibinihay siya sa malayo. Okay. Yes, hindi ba nabasa ni Jay sa kanyang ginawang remote reading kung saan banda dinala, saan lugar? Yes po, Idol. Wala po siyang definite na nabigay kung saan lugar. Pero Idol, nag-remote viewing po siya sa isa po nga kamag-anak nila. Nag-remote viewing siya sa kamag-anak? Okay, sige. Anong sabi? Yes po, remote viewing po, Idol, sa Tagalog po yung pagtawid. At ang sabi po ng kamag-anak, nakikita niya sa liwanag, napakahabang daanan, napakahabang kalsada, Idol. At hindi po siya pamilyar kung saan yung lugar. Pero ang nakikita niya lang daw po ay gubat. Unending daw po yung kalsada. Napakahaba na hindi niya alam. Okay. At yung ba ay naisabi sa mga tao sa lugar na baka pamilya sa yung nakita niya sa kanyang remote viewing dito sa kamag-anak? Siguro sa mga taga Bureau of Forestry. Involve na natin sa mga taga Bureau of Forestry. Ma-describe niya yung lugar, baka may nakakaalam. Pwede mo rin kontakin. Yes, Idol. Sabi niya lang po talaga, talagang hindi pamilyar. Unending, kumbaga, hindi po konkreto yung lugar. Parang nawawala, lumiliwanag, nawawala. Ganun po yung di niya talaga masundan yung pinupuntahan itong nila. Sige. Sir Nelmar, magandang hapon. Yes, sir. Idol, magandang hapon po, sir. Okay, nandyan po kayo sa Capiz? Yes, sir. Okay, ano pong pinakalatest dyan po sa inyo? Gaya po noon, sir. Nung pumunta po kami ron, na ako po yung pinasahan ulit ni ron sa kubo ng brother ko, ni Ma'am Jay. So, okay. Walang pagbabago yung card, sir. Walang pagbabago nung sa Manila at paparito. Same lang na humingi ng hustisya si Utol. Kayo ba yung ginawa ng remote viewing? Hindi po, sir. Yung aking po pinsan, sir. Anong pinakalatest po doon sa misis o sa inyo pong ipag? Yun nga, sir. Dahil nga doon, nung inanore siya ni Ma'am Jay, binasahan din po. Ang kaso ang nangyari, ayaw niya magpapasok sa bahay nila. Ang sa totoo lang, sir, urong sulo nga po nung una. Ayaw, gusto. Nung una gusto niya pumasok si Jay Costura sa bahay nila.
Ito pong inyong hipag. Yung babasahan siya, sir, ayaw niya. Kasi nga, nandyan din yung mga kapatid. Nakatingin muna siya sa kapatid niya. Kung parang ship natitinginan, eye contact. Okay. So nung babasahan sana siya ni Jay Custura, tumitingin sa kanyang mga kapatid. Tapos sabi niya, ayaw niya. Opo, tapos maya-maya, oo naman. Tapos pumayag na po, doon mismo sa bahay na talaga nila. Oh. So tumawid po ulit kami, pabalik doon sa bahay nila mismo ng kapatid ko. O ngayon, nung tumawid doon, sir, na doon na po kami, ang gusto niya, sila lang talaga ni Jay. So walang tao na pumasok. Gusto na sila lang ni Jay po. Ah, ayaw niyang merong nagwi-witness doon sa ginagawang reading? Yes, sir. Gusto nila one-on-one? Yes, sir. Anong pangalan ulit ng hipag niyo po? Sheila Bulahan, sir. Okay, ito yung asawa ng inyong kapatid, si Sheila. Okay, so bandang huli, napapayag siya doon sa kanyang bahay mismo. Kaya lang, gusto niya, one-on-one lang. Yes, sir. Okay, so ano naging resulta doon sa one-on-one reading? Ay, ganun din, sir. Dahil nga ba, ayaw niya rin, sir, magpa-video, sir. Ayaw niya rin magpaka-grid, sir. So, naikwinto na lang po niya, Ma'am Chinga, sir, na ganun. Pero may audio din, sir, eh. Sige, sandal po, sir. Ngayon, rekta muna tayo sa NBI. Si Lilibet Araneta, Special Investigator, Western Visayas Region Office. Tingnan natin kung mayroong bago sa NBI. Kasi sa pulis, medyo mabagal, nababagalan tayo at nahinaan tayo. Maging mga netizen, nakahalata. So, inirefer natin ito sa NBI. Ano ngayon pinakalayo sa NBI? Ma'am Lilibet Araneta, ma'am? Hello, sir. Good afternoon po. Ma'am Lilibet, ano pong pinakalatest po sa ginagawa pong investigasyon ng NBI tungkol dito sa kasong nawawalang seaman? Mali po, sir. Mali. Sumama po kami doon sa TM Toll Food at yung joint operation po ng police. Opo. Noong Friday. Opo. Eh, tapos, nag-send po kami before that, Wednesday, nagpunta po kami doon to investigate at bigatina sa mga concerns. Opo. Like Sheila Bulahan, Renato Coliga, Virginia Coliga. Ang lahat po nung involved doon, sir, sa yung kainuman, lahat po. So today, supposedly, kaninang umaga, 11 o'clock, naka-schedule si Sheila na pumunta po dito sa office. Kasi nasa Pina po siya. Unfortunately, hindi po siya pumunta. Aha! Sana, bakit daw po siya hindi pumunta? Yun po yung, siya lang po yung makakasagot noon, sir. Kasi scheduled na kaninang umaga, 11 o'clock. Hindi po siya dumating. So, ibig sabihin, ma'am, very uncooperative po itong Sheila. Opo. Bali, nung pumunta kami doon, sabi niya, pupunta naman daw sila. Pero nung schedule niya ngayon, hindi naman siya nagpakita dito. Nako po, okay. So ma'am, at least meron na po kayong idea. Siguro pwede niyong masabing magagamit na basihan kung paano po yung gagawin niyong approach sa pag-iimbestiga, pag-aatake sa gagawin niyong pag-iimbestiga. Ngayon po, sir. Kasi po, dito pa lamang, nagpapakita na po ng medyo nakakataas na kilay ng pag-uugalit, pagkikilos itong si Sheila Bulahan, yung bang pagiging uncooperative niya. So this is a sign of something, ano po? Opo, parang may indication pero hindi pa rin po nasasabi. Nga po, ma'am. Pero at least, ma'am, meron kayong guide doon sa inyong gagawin investigation. Alam niyo, ma'am, kung sino dapat tumbukin, kung saan kayo magkoconcentrate, magkofocus sa gagawin yung investigation. Ayan na, may nagpapakita na po ng mga sinyales. Person of interest kung tawagin, di ba, ma'am? Opo, yes, sir. So baka pwede ko kayo magkoncentrate dito kay Sheila. Yes, sir. Siguro, ma'am, pwede niyong halungkatin, kalkalin yung kanyang history, yung kanyang pagkatao, sino mga kaibigan niya, anong pangalan ng kaibigan niya, ang alagang pusa, anong pangalan ng kanyang alagang pusa, etc. The works, ika nga. Opo, yes, sir. Okay. Yes, po. So, ma'am, babalikan namin kayo. Hopefully, by Monday next week, meron na po tayong mabibigay na update. Sige, sir. Opo, sa NBI. Kasi, ma'am, ito pong gusto ng mga netizen, ang NBI daw, kasi yung police medyo mabagal, matagal na po, wala pa rin nangyari. At least, sa inyo po dyan sa NBI, meron kayong binigay na magandang ika nga'y lead sa investigasyon through Sheila Bulahan na sabi niya, inimbitahan niya nung una, oo, tapos bandang huli, hindi sumipot, doon pa lamang, alam na this, sabi pa nga ng mga netizen. Di ba, ma'am? Bukas po, sir, may nakaschedule din po yung kapatid niya, si Renato, si Virginia, napupunta dito, titingnan natin kung pupunta sila. Opo. So, ma'am, siguro i-focus niyo po yung lahat ng mga resources ninyo, lahat ng energy ninyo, dito po talaga kay Sheila Bulahan, ito pong asawa nung nanawala, at saka dito sa mga kapatid ni Sheila. Mukhang meron po silang alam. They may not be suspects yet, but person of interest.
Di ba, ma'am? You agree? Po, yes, sir. So, ma'am, babalikan namin kayo ulit next week, ha? Yes, po, sir. Ma'am, isa pa pala. Wala naman siguro masama kung itong psychic na hinire po nitong kamag-anak ng biktima, pakinggan natin at meron daw ginawa ang remote viewing, at doon sa remote viewing may nabanggit na daan and then gubat and then hanggang nagkaroon ng daan. Siguro man pwede kayo mag-hire ng mga taga forestry dyan sa inyong lugar, base doon sa i-describe nung na nagamit ng medium, baka alam niya yung lugar na yon. Di ba, ma'am? This is a long shot. Well, desperado tayong lahat. Eh, patulan na lang natin. Wala naman mawawala. Kunting, ano naman yan. Di ba, ma'am? Sure. Panahon. Naman mawawala. Salamat po, ma'am. Babalikan namin kayo next week, ma'am, ha? Yes, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. God bless po, Lilibet Araneta. Sir Nilmar, meron yes, pong anino dyan sa likod niyo. Ano ba yung anino sa likod niyo? Pakitingin nga po. May anino po sa likod. Hindi, anino po doon sa may kurtina sa likod niyo. Ano po yung anino? Tumingin kayo. Ano po yan? Pakitaas nga yung kurtina. Sige po. Anino, oh, may anino. Sige, taas niyo po yung kurtina. Sige. Punta kayo sa kama. Curious lang po yung mga netsa. Hindi. Sige po, punta kayo sa yan. Sige, may kurtina dyan. Sige po, taas niyo yan. Sige po, taas niyo pa. Sige pa, sige pa. Sige pa. Wala, sir. Ano lang, mga halaman po. Sige pa, tulong niyo pa, sir. Isa pa, isa pa. Meron pa, nandun pa yung kamay at saka ulo. Oo, oh, meron ba? Bakit ganun? Ba't ganun? Biglang nawala. Oh. Kanina, sir, may anino eh. May anino ng tao. Baka si utol, sir. Naku po, lalo man hindi yung palahibo nito mga... Tumunin ito sa mga... Kasi kasi, sir, may ulo, tas may palahibo. Gusto ko nga magpakita siya, sir, eh, para makausap ko eh. Para siya na mismo magturo kung saan po siya talaga yung nilagay. Pwede. Itong si Carlos Burgos, siya po yung ginamit sa remote viewing. Pinsan po itong ni Sir Nelmar. Sir Carlos! Hello po, idol. Okay, kayo po yung ginamit na remote viewing ni Jay Kustura. Opo, opo. Pwede ba paki-describe sa amin paano po yung naging proseso doon sa tinatawag na remote viewing at ano po yung nakita nyo? Yung ano lang man po, sir, yung mahabang daan tapos sa sobrang bilis ng takbo. Tapos mayroon kami na pinapasukan na makitid lang na daan. Kakakuyan, sir. Puro puno ng kahoy. Wala ka matanda ng mga puno? Anong klaseng puno? Kasi tutulong yun sa investigasyon. Puno ng kahoy, mga mahogani, kawayan, yun lang po, sir. Kawayan, mahogani. Okay, sige, kawayan. Oh. Tapos, doon sa daan, ano ba yun? Lubak-lubak, kalsada, maputik? Anong klaseng daan? Meron sila yung mahabang-mahabang kalsada, puro simitado, sir. Tapos, pag pumasok kami parang sa pidirod, yun, lubak-lubak na kalsada yun, sir. So simentado and then papunta ng habang tumatagal dung sa viewing mo, naging lubak-lubak. Oh, kasi may parang may pinapasukan kami na ano, sir, na rap road na kalsada. Tapos babalik naman kami sa siminto na kalsada. Tapos sabi ko mga kay Ma'am G, parang hindi ko siya kaya sundan. Sobrang bilis. Sobrang bilis? Ah, parang meron kasi sinusundan na mabilis, tumatakbo. Oo, mabilis. Nagkasakay kami para kasi sabi niya, naglalakad ba kayo? Sabi ko, hindi. Nakasakay. Parang nakasakay kami, mabilis ang takbo. Parang nakasakay kayo sa motor, sa jeep, sa tricycle? Paano? Sasakyan po, sir. Sasakyan talaga. Okay. So, hindi pamilyar sa yung lugar na yon? Hindi ko pamilyar kasi, sir. Kahit anong ano ko, hindi ko pamilyar. Parang hindi ko pa talaga nadaanan yun sa personal. Okay. Pero yun ba ay kaya mong i-sketch? Kapag halimbawa meron magaling sa cartographic sketching, maisasabi mo sa kanya yun hanggang sa ma-sketch niya? Opo, sir. Opo. O sige, tatawag tayo sa taga-NBI, yung magaling sa cartographic sketching, i-sketch mo yan yung iyong nakita. And then ibibigay ng NBI yan sa mga taga-Bureau of Forestry o sa mga farmer dyan sa lugar. E malay mo ba kami makakilala sa daan na yon? Opo, sir. Opo, sir. At pagdating, pag nakilalin daan na yun, di doon ka ulit gagawin ng viewing. Hininto na kasi ni Ma'am Gino muli yung ano kasi tumaas yung BP ko. Baka doon sa ano ba, parang naano ako na sa sinusundan kong ilaw pa, sir. Kasi sobrang liwanag ng ilaw na sinusundan ko. Ah, meron ka ilaw na sinusundan. Opo. Ano yun, umaga, gabi? Gabi yata yun, sir, kasi sobrang liwanag ng ilaw. Gabi. Okay. Sige sir, gagawin nyo po, pumunta kayo sa NBI, kami nang bahala mag-arrange, tapos i-sketch nyo sa NBI, tutulungan naman kayo, may mag-sketch, kung ano po yung nakita nyo, malay nyo, baka may makakilala doon o may nakakaalam sa lugar na yun. Ano po? Oh, sige sir. Okay, sige. Salamat po Sir Carlos. Maraming salamat din. So, Sir Nelmar. Yes sir. Ayan po, person of interest po, ito pong inyo pong sister-in-law, dahil mismo galing sa NBI,
urong-sulong sila nung una, pupunta and then hindi na lang pumunta doon sa tinakdang oras at araw. At kayo rin po mismo siya naka-notice na kapag nung urong-sulong din, so doon pa lamang nababasa niya na po yung may konting problema dito sa inyong sister-in-law. At ano yung problema ngayon? Parang meron po siyang pag-aalinlangan na mag-cooperate sa investigasyon. Why? Alam na niya yon kung bakit. Di ba? Yes, sir. So, medyo matatagalan na tayo. Hopefully, kung tututukan po natin to, hindi ito makakawala. Para sa inyo, sir, ano po talaga siguro ang dahilan bakit nagawa ito sa inyo pong kapatid? Ano po yung motibo, sir, kung tatanong kayo? Sir, sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ko lubos maiisip pa rin, no, na ganun na bakit ginawa nila ito kay sa utol po. Unang-una, sa pakisama, hindi naman po talagang ang pang-utol ko sa pakisama, magaling po yun. Lahat. Ang duda ko rito, parang ang laki ng kanilang galit kay utol na tinatago lang. Bakit, sir? Ano sa palagay mo? Wala ba nababanggit si utol? Wala namang, sir. Una-una, siyempre lupa ni utol yun, sir. Tapos nagpatayo ang bayaw ro ng bahay. Lupa siyempre, ni utol mo yon, tapos nagpatayo si bayaw ng bahay doon. Nang simentado. Samantalang kay utol doon, kubo lang. Siyempre, sir, ang utol ko, minsan medyo may pagkatalas din ng dila noon. Kaya siyempre, lupain niya yun eh. Hindi natin alam na baka mayroon siyang mga sinita doon. Dahil itong isang bayaw, may mga alaga din kasi ito ng mga hayop din. Kaso lang kay utol ditong mga manok na pangsabong, may mga halaga. Minsan, nangyari po kasi yun na ang mga alaga nitong bayaw pumupunta doon sa mga manok ni utol at binabanatan yung manok ni utol eh. Mm-hmm. Kumbaga, itik, pabo. Siyempre kailangan hindi yan sila pwedeng ipagsama. Okay. Na parang si utol nagsabi lang na lagyan nyo man ng lambat yan para hindi naman pumunta din dito sa mga manok. Alam mo sir, yan po mga sinasabi nyo ngayon. Sabihin niyo po yan sa NBI. Makakatulong po yan. Kahit na sabi mo, yes, sa isip mo, maliit na bagay ito. Lahat na maliit na bagay, pag samasamayan yan, lalaki din yan, baka yan po yung magiging daan na para magkaroon ng butas po yung kung ano man yung tinatago. At isa pa dito, sir, nag-decide na yung brother ko na hindi na sasakay po ng barko. Isa pa po to. Dahil nasanay po siyempre ang mga tao ro na si Utol lagi po nasa barko eh. O ngayon di na magbabarko si Utol, parang may mabubuking dito o merong yan. Mabubulaga. May ganyan sir, may mga ayoko lang, siyempre wala naman tayo proof eh. No, hindi mahirap hindi mo mapinpoint kung ano. Pero parang kung ipag-ano-ano ko sir yung ano ba, ipagtagpi-tagpi ko. Hmm. Tuwing matutulog ako, wala akong iba iniisip kundi yan eh. Kung paano, bakit ganun? Kaya nga po sir, yan sinasabi ko sir. Baka yun po yung mga maliit na bagay na yan, sabihin nyo po sa NBI, yes, yan po yung maging susi na para mabuksan na po yung wide open, yung pinto na para magkaroon po lang linaw itong sa ginagawang investigasyon nila. Okay. Sobrang sakit nga sir, nung Friday nung pumunta kami ron, nakita ko po yung mga pamangking ko. Pati pamangking ko, parang ilang na rin lumapit sa akin. Tapos, ang payat na, sir, lumalabas ng buto rito, ng babae, ng panganay. Tapos, sinabihan ko, tinawag ko, bakit hindi ka lumalapit sa akin? Parang ilang ang bata, sabi ko, bakit ang payat mo? Ang sagot niya, wala ko ganang kumain dito. Sabi ko, okay. Huwag kayo magpapikto kung anuman, ha? Sige. Huwag kayo magpapikto, wala to. Sabi ko na lang, sir, okay. Ha, hindi wala. Oh. Tapos, yung bunso, sir, may hika. May ano nakita ko, nandun lang sa may lulo, nagagaganyan ng ano, sa hika, sa ilong. Yun sir, tuwing magkasakit yan sir, tinatakbo ka agad ng brother ko sa doktor. Okay, pero ngayon, sir, talagang wala. Sige sir. Okay. Nakahirap, mga pamangking ko. Patawarin nila ako, pero hindi ko rin gusto sir. Hindi ko gusto. Pati mga bata na dadamay na. Dabi. Okay, sir. Sir, nawa ako. Mga pamangking ko. Okay, sir. Kaya nga po nandiyan po yung NBI. At least dalawa na pong nagtutulungan. Kahit pa paano siguro yung police may ginagawa plus NBI. So pagsamahin po ito dalawang pwersa, baka meron pong mangyayari sa investigasyon. At least sinabihan ko na po kanina yung NBI. Mag-focus po sila doon kay Mrs. Chila Bulahan, yung inyo pong sister-in-law at saka doon sa kapatid niya. Okay? Sige, sir.
Hindi po namin bibitiwan to, tututok po kami. Sir, please. Okay, sir, meron naman mga nags nagtatanong, si Jadrian Guevara. May anino naman daw po sir doon sa may bandang anong po niyo sir, kanan. Pwede pakiurong po yung kortina ulit. Mga netizen na po nag- kanan niyo, sir. Sa may gawing kanan, uruin niyo po yung kortina, sir. Baka sumisilip si Otol, sir. Nanonood sa inyo. Sige po, sa gitna. Wala naman. Wala, sir. Korte. Oo nga, kasi kanina, korteng tao eh. May balikat. Ano po? Opo, may korte, no? Korteng balikat. Ako rin napansin ko. May liig, may ulo, may balikat. Baka sumisilip, gumagalaw-galaw pa ng konti habang nagsalita kayo, sir. Pahiwating na sir si Otol. Napit na siya makita. Pabalik daw. Sana. Ha? Pwede na pong pabalik. Tignan natin kung magkukorte. Ibalik mo na yung kurtina, sir. Ay, balik. Sabi ng mga netizen, kutin natin kung kukorte ulit. Request na po ng mga netizen. Pabalik yung kurtina. Sige po, ikuha niyong ayos kanina. Yes, sir. Hindi, sige, sir. Yung buhin mo, sir. Buhin mo. Sara mo, sir. Isara niyo po. Kung babalik pa ulit. Sige po. Tapos sa kabila, yung isa, sir. Kaliwa. Ha? Oh. Nawala na. Kanina, kurting-kurting tao. Ngayon, nawala na. Okay. Apa. Sige sir, babalikan namin kayo ulit next week. Hindi po kami bibitaw kasi mga netizen, palagi kami kinukulit po sir na gumawa po ng follow-up. Magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, sir. Po. Salamat po, sir. Thank God you bless po. Ieda? Yes po, Idol. Narinig mo naman usapan namin ng NBI, ano? Then, yes po, apo. Si Sir Nelmar, samahan mo sa NBI para magbigay pa siya ng mga salaysay yung mga malilit na bagay na nabanggit sa akin, maliit man yun, pero baka sa NBI, malaking bagay yun, makakatulong sa investigasyon, okay? Yes po, Idol. Ingat kayo dyan. Nasaan na si Jay Kustura? Yes po, Idol. May nakauwi na po si Miss Jay dahil nga po, natapos na po yung kanyang reading at pagpunta dun sa lugar. At yun po, na-interview po natin ang masintinan na nakita niya po dun sa area, nabasa niya sa kanyang reading at sa remote viewing niya po, Idol. Okay, sige. Salamat sa'yo, Yeda. Salamat po, Idol. Ingat ka dyan. Shari. Sir. Ano sa likod? Ayoko ko ng ganyan. Nalala niyo ba si Sherry ginawa ng remote viewing din? Oh, di ba? Pero sa totoo lang, pero parang ako. Yung pagkagaling doon, sa bahay namin, panay yung patay sindi ng hindi nga TV. Opo. Di, tuloy-tuloy. And then, hanggang sa bandang huli, nawala na. Siguro, napagod na yun. Pero ano yun, sir, nung ginanon ako ng remote viewing? Di ba may nakita nga po akong babae? Oo. Oh. Tapos may lalaki na malaki ang katawan, tapos nakaupo na siya. Oh. Para siyang ano lang siya eh, parang picture lang. Picture hindi lang. Siya, hindi siya gumagalaw. Mm. Parang after ano, parang nag-flip, tapos ganun ulit yung eksena. Yun yung ginawang remote, yun po yung remote viewing. Sige. Ginagawa kang medium para makommunicate mo yung gustong okay. Iparating sa'yo nung... Natatakot ng mga netizen. Huwag kayo matakot mga netizen, ha? Kung bahala sa inyo. Meron na po tayong 19.1 million subscribers. 19.1 na tayo. Ang bilis, ha? 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tool for Inaction YouTube channel. Maraming salamat po.